And joining us on Hot Copy today, we have 2022 presidential candidate Manny Pacquiao. Senator Pacquiao, good morning to you. Good morning, Karen, at good morning sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood. All right, before we talk about the expose in the Senate, I'll ask first, may pag-asa pa ba ang unification talks at this point with Vice President Lenny Robredo? Hanggat hindi pa dumating yung November 15, siguro possible pa yung mga substitution. O sa akin ay sa ngayon, masaya naman ako sa Vice President ko dahil eksperyensyado sa lahat ng mga tumatakbong Vice President ko. At yung experience niya sa pagiging public servant ay talagang more than 50 years. So I'm sure na ang aking Vice President ay makakatulong ng malaki pa sa sa hinahangad nating pag-unlad ng ating bansa. In several interviews, Congressman Lito Atienza has admitted he was a last-minute choice as your vice presidential candidate. There are talks going around na nabitin po daw kayo ni Vice President Lenny Robredo. Is that true? Inaamin ko na nag-uusap kami bago nag-filing. Marami kaming meeting na pag-uusap, pero lang hindi kami na-finalize o nakapag-desisyon kung anong magandang pag-uusap namin o pag-desisyon sa pagtakbo. Kasi ang pareho kaming nagkukumbinsihan na pagtakbo ng President and Vice President. So, ay ako sinasabi ko naman sa lahat na yung decision ko sa pagtakbo ng presidente ay decidido ako dahil gusto kong talagang may tunay na pagbabago sa ating bansa. At yan lang ang hangarin ko na pag nagawa ko yan, nagawa ko yung plano ko na mapaunlad natin yung bansa natin, masugpo yung korupsyon, tsaka na siguro magre-retiro din sa politika pagdating ng panahon. So it's confirmed that the vice president actually asked you to be her vice presidential candidate. Tama ba yun, sir? Excuse me, Karen, paki-ulit daw. Oo. Kumpirmado po ba yun na inalok kayo ni Lenny Robredo na tumakbo bilang vice po niya? Marami akong nakausap. Hindi mismo si Lenny, pero yung mga kasama niya, taon niya, at napag-usapan din namin yung pagiging busy niya, possible na magiging busy ko. Kaso lang hindi nag-materialize at nakapag-decision nga kami ng tumakbo pareho. At karapatan din naman namin lahat yun na tumakbo kung ano yung gusto namin takbo. Oo. So hindi ka na po bukas sa posibilidad na posible kang tumakbong bise? Mahirap kasi magsalita ngayon ng tapos kasi hanggang November 15 pa yung substitution. At sa ngayon, happy naman ako doon sa Vice President ko. Unang-una, malaki ang may tutulong nito pagdating sa mga pagsagawa natin sa ating mga plano ng pagtunay na pagbabago sa ating bansa at pagsugpo itong issue ng korupsyon na makita sa pulungan ang mga kawatan dyan sa gobyerno. Ano pong masasabi nyo doon sa PDP Laban Cusi wing na ang finield po nila na presidential candidate ay si Senator Ronald Bato de la Rosa? Yun ay narinig natin sa statement ni Bato de la Rosa. Nabigla rin daw siya at hindi siya nakapaghanda.
Ano man ang maging desisyon nila, hintay na lang natin sa until November 15 pagkatapos ng substitution period. Okay, you've been expelled from PDP Laban. Ang tanong ng ilan, bakit ka kasi nag-file in another party? Bakit hindi PDP Laban ang pinanindigan mo? Hindi ka rin dahil gumawa ng resolution ang member ng National Council na pinapayagan ako na gumamit ng ibang kuna, especially Promde, dahil mayroon naman kaming alliance at pinapayagan akong gamitin yung Promde kuna dahil sa itong sitwasyon na nangyayari sa partido ngayon. So, kaya pwede akong gumamit ng Promde kuna. Oo. Tinatanggap mo ba that you have been expelled from PDP Laban? Tanggap mo ba ito? Hindi ko tinatanggap ka rin dahil tinanggal ko na rin sila bago nila ako tanggalin. So mas nauna akong nagtanggal sa kanila. Mas nauna kami nagtanggal sa kanila bago pa sila nag-desisyon na tanggalin ko. Okay, Senator Manny, do you have a senatorial lineup at this point? Mayroon kaming senatorial lineup at hindi lang namin binuo dahil maraming mga guest candidate sa ating mga senador at hindi naman natin sila kino-corner yung mga tumatakbo dahil senatorial lang naman yung tinatakbo nila. Senatorial yung tinatakbo nila at 12 yung kailangan manalo, so pwede silang mag-guest candidate sa bawat tumatakbo. Oo. May listahan po ba kayo, Senator, ng inyong senatorial lineup? Meron po. Nandiyan po si Vice Candidate natin, si Majority Leader Miguel Sobere, Joel Villanueva, Chief Escudero, nandiyan po. At yung pa pong mayroon po pong iba. Maybe Lauren Legarda? Lauren Legarda. Lauren Legarda. Apat na yun. Natin yan. Si Binay po. What about? Sa sino? Binay po. At si Barbo. Hindi po siya guest candidate. Kandidato po natin si Barbo and then si... sino ba yung bangga ito? What about Rafi Tulfo? Rafi Tulfo also. Rafi Tulfo, so mga 7-8 yung mga senator lineup natin. Oh, may bakante pa dahil hindi natin na baka yung ibang mga kandidato gusto rin mag-apply ng guest candidate, open tayo. Okay, bakit nyo naman po pinili si Ginoong Lutgardo Barbo? Dati po itong Senate Secretary at ngayon gusto tumakbong senador. Bakit niyo po siya isinama sa slate? Naniniwala po tayo sa kanyang kakayahan, sa kanyang experience sa pagdating sa pagsiservisyo sa taong bayan. At naniniwala siya doon sa programa natin na tunay na pagbabago at supuin yung korupsyon. Dahil yan po ay cancer sa ating bansa, puno ng problema ng ating bansa yung korupsyon. Kailangan talaga masumpo yan, mapakulong lahat ng mga kawatan dyan sa gobyerno nang magkaroon tayo ng kaginhawaan at magkaroon tayo ng kasaganahan at maunlad na bansa. Mm-mm. Senator Manny, ano ang kaibahan nyo kay Manila Mayor Isko Moreno? You are both alternative candidates. You are in the top 4 in the last survey I've seen. What is your difference with Manila Mayor Isko? Although Karen, hindi ko kinukumpara yung sarili ko sa ibang tao. Kung ano yung gusto ko, yung galing sa puso na gusto kong magserbisyo sa taong bayan. Ang pagkakaiba ko, kasi noong araw pa ako tumutulong sa taong bayan, yung hangad ko na matulungan yung mga naghihirap na tao, ginagawa ko na yun bago pa ako naging public servant. Masok sa politika, marami na po akong
ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan natin na hindi ko pinapaalam sa taong bayan. At hanggang ngayon, yan po yung pinanindigan ko na naawa ako sa taong bayan, natawa ako sa mga taong naghihirap at nangangailangan ng tulong. At kailangan ang ating gobyerno malinis at matag na tumutulong sa ating mga kababayan na walang korupsyon. Oo. May nakikita ka bang pagbabago sa survey now that Davao City Mayor Sara Duterte is not running? Mahirap kasi magsabi na she's not running or she's running. Hintayin na lang natin po yung November 15. Saka po tayo magbigay talaga ng conclusion sa issue na yan. Sa pagtakbo niya. Karapatan din naman niya na tumakbo, karapatan din niya na hindi tumakbo. So, tayo rin, hindi natin alam. And I wish her na gumaling agad siya doon sa COVID virus. Talagang itong COVID problem natin ay sana'y mamaresolba na ito. At siya na gumaling agad at itong ano man ang pag-usapin sa pagdating sa politika, politika yun, pero tayo lahat dapat nagkakaisa, nagmamahalan at nagtutulungan. So, yan po ang kailangan, pagdasal din natin na gumaling siya agad. Okay, now leading in the surveys right now is former Senator Bongbong Marcos. What would a Marcos presidency mean to the Philippines and to you? Sa tingin ko, ayoko kasing manira, pero yung issue ng yaman na hawak ng mga Marcoses, ay kung ano man yung nanakaw nila sa ating gobyerno, kailangan na sigurong ipalit yung sinisigaw ng mga ng taong bayan. At kung sakali man ako ay tatanungin at kung ako ay mapalad na ilagay ng taong bayan dito sa posisyon na yan, i-review natin lahat ng mga investigation at lahat ng sinasabing yaman na nakuha ng mga Marcoses kung magkano talaga para maipalit na sa ating bansa. May mga nagsasabi kasi na dapat humingi ng tawad ang mga Marcos at tanggapin nila ang nangyari noong panahon ng diktadurya. Sang-ayon ba kayo dito, Senator? Sang-ayon ako dyan dahil kailangan kung nagkamali ka, marunong ka humingi ng patawad. At doon sa sinabi ni Bongbong, sorry to say that, but ayoko sa Manila, pero ito yung sinabi niya na bata pa raw siya nung time na yon. Which is hindi po yan tama na sabihin niya na wala pa siyang alam doon sa mga nangyayari nung panahon ng tatay niya. Actually, nakasuot po siya ng kumuplans noon, yung suot ng army po, yung nasa Malacanang siya. At hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang alam. So, palagay niyo ano ang dahilan at napaka-popular ni former Senator Bongbong Marcos sa ngayon? Ay, sa ngayon po ay siguro yung platform niya sa social media, yung maganda yung pag-manage nila sa social media nila, kaya na i-inform, nakikita ng taong bayan. Pero ang totoo niyan ay alamin din natin ang tunay na pagkatao ng isang tao, tunay na damdamin sa loobin ng isang gusto magserbisyo sa ating bansa. At hindi naman natin huhugan ang bawat isa, pero naway ang Panginoon ay laging maggabay sa atin at bigyan ng conviction ang bawat isa, lalong-lalo na sa bayan ng Pilipino, sa pagdating sa pagbuto at pagpili ng isang mamumuno sa kanila. Okay, one of the big issues this coming elections is kung ikaw ay manalong pangulo, hahayaan mo bang imbestigahan ng International Criminal Court si Pangulong Duterte? Papupuntahin mo ba? Papapasukin mo sila sa Pilipinas? Magandang tanong yan, Karen. Maraming salamat. At
nirerespeto natin yung investigasyon ng ICC dahil membro po tayo dyan. Unang-una, hindi po tayo tututol dyan dahil karapatan po nila bilang membro tayo ng international community. Dapat natin din igalang ang kanilang mga proseso. Nangangahulugan ba ipakukulong nyo ang Pangulong Duterte kung nanalo kayo? Pagdating sa mga ganyan, dahil sa nirerespeto natin yung investigation ng ICC, nirerespetuhin din natin. Pagdating sa West Philippine Sea, isa rin itong malaking issue. Magbabago ba ang pakikitungo natin sa China pag kayo ang Pangulo? Gusto ko lang linawan, Karen, no? Yung usapin sa West Philippine Sea, kailangan nating panindigan, ipaglaban kung ano yung atin. At huwag tayo makipag-away. Hindi natin kailangan awayin ang China. In fact, mas mabuti pang kaibiganin natin para makatulong sa ating bansa. At pag-usapan kung ano yung atin, kunin natin, paglaban natin, at kung ano yung makakatulong sa ating bansa, makaambag sa ating Pilipino, sa mga kabayan Pilipino, makaunlad sa ating bansa, doon tayo. Huwag tayong, hindi naman tayo basta-basta rin na magpapabuli lang ganyan. Gusto natin kaibigan sa lahat ng mga bansa. Maraming nagtatanong, nung una kayo nanalo bilang senador at umupo ang Pangulong Duterte, ay sinuportahan niyo po siya. You were pro-death penalty, pareho po kayo ng Pangulo. Sino mga polisiya ng Pangulo? Ano po ba ang nagbago, sir? Ganito yan, sinusuportahan ko, hindi pa rin po yung nagbabago yung pag-support ko sa ating Pangulo sa mga gandang mga programa niya na nakatulong sa ating bansa. Kasi ako talaga, hindi sa isang tao o sa isang public servant, kundi para sa kapakanan ng ating bansa. Unang-una na dyan, sumusuporta ako sa pag-tugpo niya dito sa illegal drugs, pero hindi doon sa mga yung mga issue ng paglabag sa karapatan ng tao, pang tao. At pangalawa, yung issue ng corruption, kasi ayaw ko talaga ng corrupt na kawatan ng mga public servant. Ayaw ko talaga yung mga magnanakaw diyan sa gobyerno. Kaya ako naman naniniwala na sabi ni Presidente noon sa akin na ayaw din niya ng tayong lahat. Alam natin na ayaw din niya ng corruption. Kaya talagang ang nasa isip ko, supuin itong corruption dahil naniniwala ako simulat sa pulpan, nung una pa lang, ang corruption na ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. Kaya talagang focus ako dyan na sa pagsugpo ng corruption. Noong 2016, nag-imbestiga tayo ng 8 billion yun na issue ng road right of way sa Jinsan alone, 8 billion. Tapos na nakuha na nila yung pera. Tapos yung nakita ko yung mga titulo na ginamit, hindi naman daanan. No? Hindi daanan. So, yun po yung issue na may mga nakasuhan. Pagkatapos noon, inabolish natin yung road board dahil marami rin redundant sa trabaho ng DPWH. At kaya after that, may maraming nagbigay sa akin ng mga ebidensya about corruption. Tapos i-review ko, sa tinatawagan ako nung nagbigay sa akin ng mga ebidensya, "Sir, akala ko ba anti-corruption ka? Bakit hindi pa lumalabas yung issue ng corruption na binibigay namin sa inyo ng mga ebidensya?" So sabi ko, hintay nyo lang kasi kinukonfirm ko pa, binavalidate ko pa kung totoo o hindi. Saka ako magsasabi na issue ng corruption. Yun yung dahilan, Karen, at hindi nila masabi na ngayon lang o pamumulti ka itong sa akin. Hindi. Itong sa akin is hindi ito pamumulit, kundi pag-servisyo ng tama at ipaglaban ang karapatan ng namamayang Pilipino. Well, to be fair to you, before you left for your fight, you already hinted,
on the corruption in different agencies of this administration, and you were proven right to a degree. And now in the Senate, it's the DSWD's formally. This is about star pay. Let's talk about the expose is star pay, which is a financial remittance service, a financial service provider, an unknown company. Nakakuha ito ng mahigit 50 billion pesos doon sa budget para ito ang mamigay. Maliit pa to sa GCash or PayMaya, pero ito ang nakakuha ng kontrata. Bakit, Senator? Ano ang natuklasan ninyo? Maraming salamat, Karen. Bago natin i-touch yung usapin sa StarPay, gusto ko lang linawin na nung panahon na yon na sa maraming nag-uuri sa mga kasama ko, mga ano, kasi walang nagbabanggit, walang nagbubulgar ng isyu ng korupsyon sa ating pamahalaan, at natatakot yung mga kasama ko na magbulgar. Sabi ko, hindi, ibubulgar natin yan, dahil ang nandito ako dahil para sa kapakanan ng taong kailangan natin sumigaw, at ito kasali ito po ang itong StarPay at yung DOE, kasali po yan sa mga minention natin nung nagpa-presscon po tayo at isiwalat natin yung corruption. At itong StarPay po ay talagang sa tingin ko karumal-dumal itong ginagawa nila, dahil maraming paglabag po sa, marami silang nilabag sa batas natin, at sa tingin ko maraming pundo ang nawala na hindi nabigay sa ating mga kababayan na naghihirap. Okay, isa-isahin po natin, Senator. Ano ba ang nilabag ng StarPay sa ating batas? Unang-una po, yung agreement nila ng StarPay sa DSWD, 7 days lang na ipamigay nila, pamahagi nila yung, kasi marami nagugutom eh, ng mga kababayan natin. Ano to? Ito yung pamamahagi ng social amelioration package. Ayuda. Yes, yung SAP, social amelioration program, na tag 8,000. Pamahagi dahil nagugutom yung mga tao, nangangailangan sila. Ang agreement nila is 7 days. After 7 days, kung ano man yung pera na sobra na hindi pa nila napamahagi, kailangan lang ibalik sa DSWD. Pangalawa, ito yung issue na yun. Yung pera ng gobyerno na bilyon diniposito sa pribadong bangko, which is dyan pa lang umita sila. Hindi nakatanggap-tanggap sa akin yan. Bakit sa pribadong bangko, hindi doon sa government bank? Ang sabi naman ng DSWD, sinabi nila na diniposito doon nila sa land bank. Hindi nila alam na transfer doon sa pribadong bangko. At ito pa ang masakit diyan. Yung pera pinatulog doon sa account ng pribadong bangko, doon sa account ng StarPay ng 10 buwan. At nung isigaw na tayo, nag-start na tayo ng investigation about StarPay, nagsuhuli po sila ng minimum of 8 billion pesos sa DSWD, at hindi nila napamahagi yon. Ito pa rin. Ito rin ang isang issue din. Naglabas sila ang StarPay at saka DSWD, naglabas sila na nagpapasalamat sila sa serbisyo ng StarPay, na nakapagserbisyo daw sila ng ang naserbisyo nila is mahigit 5 milyong beneficiaries, which is hindi naman po totoo yan. Contradict doon sa data na sinagmit nila, doon sa data na mayroon sila nung sa budget hearing lang, tinanong ko sila, bigyan niyo ako ng data kung ilang ang beneficiary, listahan ng mga beneficiary. Eh wala po silang maibigay, and yet naglabas po sila ng listahan. Naglabas po sila ng press release na mahigit 5 milyon. Eh kung mahigit 5 milyon, hindi may data ka na. May ipakita kang data, dahil itong budgeting na naman, budget season na naman, at nagpo-propose sila, ang proposal nila is mas malaki pang budget kaysa last year. So paano natin ang kaya nagtanong ako doon sa sinasubmit nilang proposed budget ngayong 2022, na hindi pa nila naghihingi na naman sila ng pera, na hindi pa nila na liquidate yung lahat ng binigyan, lahat ng pagkastos doon sa nakaraang pundo, na
At pinagtataka ko rin, Karen, na itong StarPay, anong mayroon sa StarPay na nakakuha ng halos mahigit 50%, nasa mga 60% ng pundo para dito sa ayuda, na mayroon naman tayong GCash, mas matatag yung GCash, Paymaya, yung mayroon pang bangko. Sino ang tunay na may-ari ng StarPay at ano ang koneksyon nito kung bakit tila ito ang pinaburan ng DSWD sa napakalaking kontrata? Yung mga nakalagay sa dokumento, may nakalagay Lao at saka may nakalagay na Oi. Hindi ko po kilala itong mga tao na ito. At tinanong ko naman yung mga ibang kasiyano natin, hindi man connected daw ito sa Lao na inimbestigahan sa Senate doon sa Parmalee. Okay. Connected ito sa Lao na inimbestigahan sa Parmalee? O hindi? Hindi naman daw. Oo. Also, there's also a clarification that StarPay owned by Joey Uy has no relation to Dennis Uy, who's known to be close to President Duterte. Lumabas din po ba yan? Tama yan. Hindi daw connected doon sa kay Dennis. Oo. So kung ganito po, bakit sa kanila binigay ang 52 billion pesos na pondo para mag-distribute sa SAP imbis na sa GCash o Paymaya? Anong meron ang StarPay? Hindi natin maintindihan na tinanong ko rin yan, Karen, no, sa budget deliberation. Tinanong ko sa kanila yan. Anong mayroon? Bakit binigyan nyo ng ganyang kalaking halaga ang StarPay? Ang sabi nung isa, recommendation daw ng BSP. At yung isa naman, sabi niya, ay hindi po nagrekomenda ang BSP. So nalilito po tayo doon sa talagang sinong nagrekomenda or bakit kinuha. Hindi po nila masagot ng tama yung tanong natin. Kaya gusto kong hinihiling ko sa Blue Ribbon Committee na maimbestigahan na rin yan about sa StarPay, yung ayuda, pamimigay ng ayuda, kasi mas malaki pa ito doon sa Parmalee sa tingin ko. Issue ng pinag-uusapang pera. Magkano po ba ang transaction fees na kumbaga pinayagan ng DSWD sa mga financial service providers na ito sa pamamahagi ng ayuda? Magkano ang transaction fee ng GCash, Paymaya at ng StarPay? Kada ng 8,000. Maraming salamat yan sa tanong na yan, Karen. No? Dapat walang charge yung pamimigay natin ng ayuda. Hindi mababawasan yung pamimigay natin ng ayuda sa ating mga kababayan. At nakapagtaka lang dahil kaya kinuha ang StarPay ng DSWD dahil para mapabilis yung pagbigay. Unang-una, walang kaltas. Manamapunta mismo sa mga tao, sa mga beneficiary. Kaso lang, ang nangyari nito, hindi ganun ang kinalabasan. Saan yung pera pagbigay ng sa mga beneficiary, at marami pong nagrereklamo, minsan may 50 pesos, minsan may 100 pesos, may abot pa ng 150 ang kaltas nila. So kung itotal mo lahat 'yan, napakalaki po ng pera na nawala din, no, na ikaltas na siguro nasa mga minimum ng 250 to 300 million pesos ang nawala. Pag yun ang kinwenta mo ng sa tag 50 pesos lang na kaltas. Senator Pacquiao, nung nagsimula ang Pangulong Duterte, pinanindigan niya na lalabanan niya ang korupsyon. Matapos po ng hearing sa Senado tungkol sa Farmally at etong StarPay, pinanindigan po ba ng Pangulong Duterte ang paglaban sa korupsyon? Base po sa ating nakikita, hindi ganun po. Sorry to say it, but ang nangyayari po siya po ang nagdidepensa about sa corruption. Dapat po hayaan na lang po ng ating Pangulo
na gawin ang tungkulin ang trabaho ng Senado o Congress na mag-imbestigahan yung mga gumagawa ng korupsyon o nagnanakaw diyan sa ating gobyerno. So ito pinrotektahan ng Pangulo, dinepensahan niya si Christopher Lau, si Michael Yan. Anong pananaw niyo doon, Senator? Kasi alam niyo po, yung pagdidepensa ng ating Pangulo hindi po maganda unang-una para sa kanya, dahil presidente po siya, tapos didepensahan mo yung issue ng corruption. Eh ayaw natin ng corruption eh. Kung ako, sa totoo lang, kung ako o pwede involved sa corruption, imbestigahan niyo pag may talagang corruption, pag nakaw ginawa niya, ako mismo magdadala sa kulungan yan. Eh alam naman niya na ayaw natin ng corruption. So ganun po sana maging in-expect ko sa ating Pangulo. Kaya nga po ako na hindi po ako natakot na isiwala lahat ng mga issue ng corruption, dahil pagkakaalam ko po noona, pag-upo ko noong 2006 yung presidente, ayaw niya ng corruption. Mm-mm. At ang pananaw niyo, nag-iba na? Ganun ba yun? Nagtaka lang po ako dahil dinipinsahan po ng ating Pangulo yung investigation about sa corruption. So dami pong ang taong sa bayan Pilipino na po bahalang mag-isip kung ano yung tunay. Basta nandito po ako. Hanggat ako ay nandito sa nagsiservisyo sa taong bayan, makaasa ang taong bayan na ipaglalaban ko silang lahat. Ipaglalaban ko at supuin ko yung corruption. Yung corruption na yan, yan po ang dahilan kung bakit maraming nagugutom, maraming walang trabaho, marami pong walang hanap buhay. Okay. Senator, itong 2022, paano nyo po ilalarawan ang sarili ninyo? Kayo ba ay tumatakbo bilang oposisyon, alternatibo, o masasabing pro-administration? Ano po ba ang nakikita nyo kapag kayo po ay binansagan? Maganda yan. Maganda yan, Karen. Gusto kong sabihin na ma-oposisyon o ma-administration, gusto kong magkaisa tayo. Doon tayo sa tama. Huwag tayong mag-compromise kung ano yung tama na para sa ating bayan. Doon tayo. Kung ano yung ikabunlad, ano yung ikabubuti, doon tayo. Lalong-lalo na yung issue ng corruption. Gusto ko na ito na yung huling Christmas o taon na maligayang araw ng mga gobyerno. Gusto ko na wakasan na at panagutan nila yung matagal na nilang ilang bitada na nilang binigay na paghihirap sa ating sabay ng Pilipino, yung pagnanakaw nila. Alam ng lahat at marami po akong nalaman about sa corruption. Talagang lalo akong nagagalit at nadidismaya talaga dito sa ating gobyerno. Dahil kung ganito palagi, kawawa po ang mga kasamahan ko na naiwanan. Yung mga nasa laylayan, yung mga tao nagugutom, kawawa po sila pag ganito hindi natin corruption. So sinabi nyo dismayado kayo sa corruption sa gobyernong ito. Paano nyo ilalarawan ang COVID response ng pamahalaan? Dismayado po ba kayo sa COVID response ng pamahalaan? Karen, hindi lang ako dismayado, kundi sobrang dismayado, dahil ako kasi, Karen, gusto ko ang bansa natin makilala sa buong mundo, especially sa sports. Kaya lang pagdating sa COVID response, talagang nakakahiya tayo, dahil sa out of 121 countries, bansa sa buong mundo, in number 21 po tayo pagdating sa COVID response. Nakakahiya talagang yet ang binadget natin, ang ginastos natin diyan sa pandemya na yan, trillion na. Hindi naman siguro ang bansa natin hindi ganoon kalaki katulad ng kalaki ng Amerika na napakalaking bansa. Ang bansa natin lang. Pero bakit ganito ang naging resulta pagdating sa pagresolba nito? So what dapat alalahanin nila na ang taong bayan nagugutom,
nahihirapan sa buhay. Maraming umaasa ngayon na maraming nawala ng trabaho. Yun po ang masakit sa puso ko dahil yung kung ano yung nararamdaman nilang hirap ngayon, gutom. Nararamdaman ko yan eh. Okay. So, Senator, what could the government have done better? Ano po ba ang pwedeng ginawa po nila na hindi ginawa? Bigyan kita ng scenario dito dapat sa from the beginning, Karen, no? Ay dapat ang focus natin is yung mass vaccination. Mass vaccination para pag na-vaccinate ang mga tao, at least 80%, no? 80% ng population natin ma-vaccinate siya. Eh magbalik normal kaagad ang ekonomiya natin, hindi tayo puro lockdown dahil sa lockdown na 'yan na ipinapatupad. Marami pong nawala ng trabaho, marami pong nagsaradong negosyo, marami pong nagutom, marami pong isang araw, isang kain na lang. Ang dami po na talagang nawala ng pag-asa, nagpakamatay, dahil depressed. Marami pong talagang nagugutom at umiiyak, humihingi ng tulong kung kailan daw matatapos itong pandemya na ito. Oo. So yan po ang at alam nating lahat yan. Anong sitwasyon ngayon? Ang huling tanong ko na lang po, alam ko nagretiro na kayo sa boxing. Walang kaduda-duda naman po ang kasaysayan. Pagdating sa kasaysayan na iniambag nyo sa mundo ng boxing, sa karangalan na ibinigay nyo sa bansa. Pero Senator Manny, andyan pa rin ang mga bumabatikos at nagtatanong, kine-question ang inyong kakayahan. Kung kayo ba kakayanin ninyo at karapat dapat kayo maging pangulo ng Pilipinas? Tinanong ko na sa inyo ito noon in our last Head Start interview. Pero paano nyo sasagutin yun na kine-question pa rin ang kakayanan ninyo? Kino-question po ng mga corrupt na mga officials ng ating gobyerno, yung mga kawatan dyan sa gobyerno, yung kakayahan po. Kasi natatakot po sila. Ito ang totoo, natatakot po sila na kung ako maging presidente, tapos na po yung maligayang araw nila. Kasi talagang bibigyan ko ng ustisya ang ating mga kababayan, ipapakulong ko lahat ng mga kawatan dyan. At ang focus po natin, hindi lamang sa pagpapakulong sa ating mga sa mga kawatan dyan sa gobyerno, yung mga nagnanakaw dyan sa gobyerno, kundi magpo-focus po tayo, bibigyan po natin ng priority yung pagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Yung economic growth, focus po tayo, magbibigay ng trabaho at saka hanap buhay. Ang ibig ko sabihin, magkaiba po yung trabaho at saka hanap buhay dahil okay. Hindi pa makapagtrabaho, pero may mga pamilya na hindi po makapagtrabaho, kaya kailangan may hanap buhay, may tindahan, sari-sari store, or ano, at saka yun po ang pinaka-importante ngayon, trabaho at hanap buhay na magkaroon sila ng income every day para may pagkain sila. At yung susunod po niyan, yung unang-una, unahin muna natin yung pag-iingat na to. Yan po ang pagtuunan natin ng pansin. At siyempre, yung pag-improve ng ating healthcare services, napaka marami pong mga nurses, marami pong doktor na nagrereklamo about sa sitwasyon na yan. Kailangan po natin matugunan yan lahat at itong issue lahat ng ating bansa. Sasagutin po natin yan. Itong okay. May time pa. Pwede natin pag-usapan yan later on. Oo. So I agree you talked about your, I think, is it a 10 rounds for the economy? Kasi we talked 20. About... 22 rounds of priority. Yes, there will be another time to talk about that. And you kind of hinted on that in our last interview. But two last questions for you. There are reporters watching your interview right now. And one question is this. Please, Karen, ask Senator Manny, ano ang magiging papel ni Chavit Singson sa administrasyon niya if he wins as senator? Pangamba ito ng ilan? Ay, tapos na po yan. Tapos na po yan, na-issue na yan. At iniwanan na nga po ako ngayon sa ere. Iniwanan na po ako ngayon dahil
nanindigan po tayo sa tama, kapakanan ng ating bayan ang inano natin. Hindi ako nakikipag-away sa kanya, hindi kaibigan ko siya, kumpare ko siya, ninong siya ng mga anak ko. Hindi ko siya inaaway, pero ang akin ay ipaglalaban ko ang taong bayan, ipaglalaban ko ang kapakanan ng ating bansa. Wait, what do you mean? What do you mean when you said iniwan ka niya sa ere? I mean, just quickly, what do you mean by that? Yung iniwan sa ere dahil una-una, sabi niya mag-support siya sa akin, supportado niya ako, and then pero nung nanindigan ako sa tama, yung may issue nga doon sa doon nagsimula itong issue na to na kinausap niya ako about doon sa tobacco tax increase. Okay. Hindi ko naman po pinagbigyan. Ito gusto ko lang ipaliwanag ka rin para. Uh-oh. Ipaliwanag mo nga quickly. Uh-oh. Gusto ko, ang sabi ko kasi na nag-uusap kami, sabi ko, hindi ko nakakayanin, hindi na kaya ng puso ko na mag-increase tayo ng taxes doon sa mga basic commodities, yung mga pagkain, ginagamit ng mga ng tao araw-araw. Okay. Mga pagkain, lahat. Ang gusto ko, doon na lang mag-increase ng taxes dahil kailangan talaga ng pundo ng ating gobyerno. So, doon na lang sa tobacco tax at saka alcohol tax. Oh, so doon kayo nag-away? Yes, Karen. Okay. At ako dalawang beses niyan. Kinausap ako ni Pare Chavez dalawang beses. Tapos hindi po ako pumayag. Sabi ko, itutuloy ko itong final ko na ito dahil ito yung nakikita kong paraan para lamang makadagdag tayo ng pundo sa ating gobyerno ng makatulong sa ating mga kababayan. Okay. At doon sa, yeah. Ipaliwanag ko lang. Yeah, sa, another, but I don't have enough time. Okay, please. Go quickly. Yeah, go. Doon so sa batas, nakadagdag tayo ng at least minimum of 120 billion yearly po sa ating gobyerno. Yeah, so clearly you stood your ground over friendship. That's the one thing you're trying to say. Even if it cost you your friendship, you stood your ground. The last question from a reporter here, and it has to be quick. Ms. Karen, please ask Senator Manny, does this mean he is still open to teaming up with Lenny? That's the question from the reporter. Hanggat hindi pa tapos ang November 15, Karen, anything can happen. Possible sa lahat ng mga mangyayari, no? Hindi tayo nag-close ng doors hanggat naman nandiyan pa yung, pero happy ako dito sa aking Vice President yun, si Nanilcilito Atienza. Okay. Senator Manny Pacquiao, go ahead. Gusto ko lang sabihin na ang aking Vice President is talagang qualified pagdating sa pagsiservisyo, qualified pagdating sa posisyon na yan. So wala akong doubt dito. Ano mga maging desisyon, nandiyan pa yan hanggang November 15 pa yan. So, pwede pang may pagbabago sa iba't ibang kandidato. My apologies for this. We can talk longer, but we'll have you again next time on Head Start. Thank you so much, Senator Manny Pacquiao, for your time this morning.